And ayayin nyo po na ibahagi ko po yung salita ng Diyos. Yung title po nito ay about persevering in prayer. And our Bible text will be coming from the book of Luke chapter 18, verses 1 to 8. And ayayin nyo po na basahin ko po ito. Sabi po dito, then Jesus told his disciples a parable to show them that they should always pray and not give up. He said, in a certain town, there was a judge who neither feared God nor cared what people thought. And there was a widow in that town who kept coming to him with a plea, grant me justice against my adversary. For some time, he refused. But finally, he said to himself, even though I don't fear God or care what people think, yet because this widow keeps bothering me, I will see that she gets justice so that she won't eventually come and attack me. And the Lord said, listen to what the unjust judge says. And will not God bring about justice for his chosen ones who cry out to him day and night? Will he keep putting them off? I tell you, he will see that they get justice and quickly. However, when the Son of Man comes, will he find faith on the earth? Let us pray. Ama taming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon ngayong araw po na ito, Lord, sa pagkakataon na binigay mo sa amin. Lord, thank you so much because you are showing us every day that you are sovereign, Lord. Ano man, Lord, yung mga situation namin sa buhay namin, ano man, Panginoon, yung mga bagay na pinagdadaanan ng bawat isa, but still you are sovereign. And Lord, this time we pray as we listen to your word. We are praying for fresh understanding, wisdom, and knowledge, Panginoon. Turuan mo kami ngayong araw, Lord, sa umamagitan ng salita po ninyo. And I invite, Lord God, your Holy Spirit, Lord, to minister to your people and continue to strengthen us spiritually, Panginoon. Salamat po. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Amen. Ayan po. Ayan niyo pong i-share ko sa inyo ngayong umaga itong Luke chapter 18, okay, verses 1 to 8. It is a parable and we know na the parable is an illustration for spiritual growth. And we can see on how Jesus makes a spiritual point to encourage his disciples to persevere in prayer. Pag sinabi po kasing persevere, di ba, parang you continue. Though maraming mga hindrances, maraming mga trials, maraming mga problema, no? Nagpapatuloy ka kahit na sobrang hirap ng situation. Halimbawa, 'di ba, yung mga atleta kahit hirap na sila sa training nila, 'di ba, sa mga laban nila. Pero makikita natin yung perseverance nila because they want to achieve something. Now, here in Luke chapter 18, verses 1 to 8, meron po tayong bagay na matututunan tungkol po sa usapin po ng pananalangin. Mahalaga po ang panalangin dahil ito yung pinaka-backbone po ng mga ministry po natin. This is the backbone of every Christian. Ito yung backbone ng simbahan, ng prayer. Dahil pag nawala yung prayer, alam natin na babagsak lahat ng mga ministry na meron po tayo. Marami pong mga lingkod po ng Panginoon, even in the Old Testament, they pray to God. Like for example, sila Elijah, Elisha, Daniel. Daniel was praying 3 times a day. Okay? Morning, afternoon, and evening. Lagi siya nagpipray. And dahil po mga lingkod ng Panginoon, they were very prayerful. And even in the New Testament, napaka-tindi po ng prayer life ng mga lingkod po ng Panginoon to the point na yung prayer life nila na ang lulupit ng mga to kasi nagpapayanig to ng mga gathering places na ginagamit po ng mga alagad ng Panginoon para manalangin. Ngayon po, ito pong Luke chapter 18 verses 1 to 8, I believe it has something connection about the previous chapter, the chapter 17 verses 20 to 37, because Jesus was talking about the coming of the kingdom of God. Kaya nga, nung time na yon, sabi ng Panginoon sa kanila ay sabi dito sa verse 20, once on being asked by the Pharisees when the kingdom of God would come, Jesus replied, the coming of the kingdom of God is not something that can be observed, nor people will say, here it is or there it is, because the kingdom of God is in your midst. Okay, tapos makikita natin na
na sabi ng Panginoon na darating ang Diyos, darating ang anak ng tao, di ba, sa na parang kagaya ni nung panahon ni Noah. Okay, alam naman natin na lahat ng tao ay nagsasaya, nag-aasawa, kumakain, umiinom, and they did whatever they want until na dumating yung araw kung saan ay nagdala ng judgment ang Diyos sa kanila by the flood. At sila Noah lang ang naligtas. Sabi ni Jesus, ganito darating ang anak ng tao. And yet, may kita natin here in this Luke chapter 18, it has something connection about the importance of prayer before the coming of Jesus. Mahalaga po ang panalangin sa ating mga mananampalataya. Dito sa Luke 18 verses 1 to 8, meron po tayong tatlong bagay na matututunan about the widow and the judge. Okay, number one, yung be persistent. Number one, how to persevere in prayer. Number one, be persistent. Sabi din, Jesus told his disciples a parable to show them that they should always pray and not give up. Mahalaga, ngayon po, may kita po natin, ibang perspective ng Diyos sa usapin ng panalangin. It is our communication to God. Ito pong prayer. Dahil pag nawala po yung prayer life po natin, ay pwede pong mamatay din yung spiritual life, mamamatay po yung spiritual life po natin. Dito po sa verse 1, binibigyan ni Lord ng emphasis yung kahalagahan po ng pananalangin. Sabi, he said, in a certain town, there was a judge who neither feared God nor cared what people thought. And there was a widow in that town who kept coming to him with a plea, grant me justice against my adversary. Okay, against my adversary. Ginamit ni Lord dito yung widow, yung persistent widow, at ganun din yung judge. May kita po natin, it's very difficult to convince the judge to give justice to the widow. But one thing we can learn about the character of the widow, she was very persistent. Okay, may kita natin na itong judge na to ay mataas ang pinag-aralan, talagang walang kinakatakutang tao. At higit sa lahat, hindi rin siya natatakot sa Diyos. Sino makakakonbinsi sa ganitong tao na walang takot sa Diyos, tapos ang lumalapit sa kanya, isang widow na nanghihingi ng justice. Hindi natin alam ano yung kaso na hinaharap ng widow na to. Pero ang malinaw dito, she was asking for justice. In the principle of prayer, we must be persistent no matter how hard the situation is. Kailangan po natin na magpatuloy sa pananalangin kahit sobrang hirap po ng situation po natin. Halimbawa po, 'di ba, parang ang hirap-hirap mag-pray lalo na kapag nakikita mo yung mismong situation natin. Halimbawa, meron kang sakit sa katawan, 'di ba? Halimbawa, meron kang cancer, ganyan. Tapos it's very difficult for you to believe in God. Due to the situation that you have. Ang hirap-hirap, no? Yung ganyan. Pero we need to be persistent sa pakikipag-usap po natin sa Panginoon. Kahit gaano pa po kahirap yung situation natin, kagaya po ng babaeng widow po na ito. Itong widow po na ito. And at tanong lang kasi dito, no? Kamusta ang prayer life ng mga Christians? If you stop praying, you stop breathing. If you stop breathing, it means that you are dead. Pag huminto tayo sa panalangin, ibig sabihin po ay patay na tayo spiritually. Dahil ang panalangin po, ito po ay hininga po ng mga Kristiyano. Prayer is the most neglected in the Christian community. Many Christians go to church, but they do not give seriousness in prayer. Dito po sa Luke chapter 18 verses 1 to 8, binibigyan ni Lord ng emphasis yung kahalagahan at yung pagiging seryoso sa usapin po ng panalangin. Ang daming dami naghahangad ng mga revival, pero may kita natin na ang dami rin mga Christian na they are not giving seriousness in prayer. Mahalaga po ang panalangin, mga kapatid. Pangalawa po na matututunan natin, be firm. Okay, how to persevere in prayer? Number one, be persistent. And number two, be firm. Sabi po dito sa verse 4, for some time he refused. But finally, he said to himself, even though I don't fear God or care what people think, yet because this widow keeps bothering me, I will see that she gets justice so that she won't eventually come and attack me. Okay, dumating po yung point na may kita po natin sa verse 4, for some time, he refused. We need to give attention in this particular verse in Luke chapter 18, the verse 4.
hindi natin alam kung gaano katagal na nag-refuse itong judge. Taon ba or dekada, hindi natin alam kung gaano katagal to. Pero ang malinaw dito, for some time, he refused. Kung halimbawa po ba ay sobrang tagal na, taon na, hindi nyo pa rin nakukuha yung injustice, di ba? Magiging matibay pa rin ba kayo? Magiging matatag pa rin ba kayo kahit na, ano tawag niyan? Kahit na parang malabo mo nang makuha yung ano, yung justice. Ngayon nga sa time nga natin, di ba, makikita natin yung mga injustices sa paligid natin. At the same time, ay makikita rin natin na may mga ano tawag nito, may mga tao na they don't give attention anymore about the importance of it. Pero ito pong widow, mga kapatid, no, napaka firm po niya, kasi sa kabila po na nag-refuse itong judge, sa loob po ng mahabang panahon ay nananatili po siyang matatag sa paghingi niya po ng justice. Ito po yung malinaw. Matibay po itong judge po na ito. And then kagaya niyan, 'di ba? May mga point na kailangan yung mga tao ngayon ay the attention span of the people today are getting shortened. 'Di ba? Yung mga tao ngayon mahilig na sa mga instant, yung mga ganyan, instant coffee, noodles, ganyan. At alam niyo 'yon, dahil sa mga ganung bagay, parang gusto natin na on hand, nandiyan agad. But to be firm completely in prayer, we cannot acquire it instantly, but we have to endure. Ang prayer life ay laging matites, but the big question is hanggang saan tayo tatagal? 'Di ba? Pag wala bang sagot yung Diyos, hihinto na ba tayo sa panalangin? Pag wala bang sagot yung Diyos, ayaw na ba tayo sa pananalangin? We need to be firm. No matter how hard the situation is, kagaya nitong widow na to na sobrang tagal bago niya nakuha yung justice. Panghuli, rely on God's justices. Di ba? Sabi dito ni Jesus, and the Lord said, listen to what the unjust judge says, and will not God bring about justice for His chosen ones who cry out to Him day and night? Will He keep putting them off? I tell you, He will see that they get justice, and quickly. However, when the Son of Man comes, will He find faith on the earth? God's justice is a divine justice. Whenever we are getting wounded because of the circumstances that we have, injustices that we have experienced, but always remember that that there is God who can give completely, who can give it to them for those who completely rely on Him. We should trust Him though the answer seems delayed. Magtiwala po tayo sa Panginoon. The timing of God is always perfect. He will never neglect the prayers of His chosen people. Mga kapatid, no, here in the last days, naniniwala ako itong Luke chapter 18 verses 1 to 8. Meron itong connection sa chapter 17 verses 20 to 37 na darating yung point ay maraming mga tao macha-challenge talaga yung prayer life nila. But let us give attention in the verse 1 and verse 8. May kita natin, sabi ni Jesus, sabi sa verse 1, si Lord, sinabi niya yung parable na to para hikayatin yung mga disciple niya na laging manalangin at huwag manghinawa. May kita niyo sa verse 1 si Lord, inumpisahan niya ang parable sa usapin ng panalangin. Pero bakit ganun? Si Lord ay nag-end up siya sa verse 8, na ngunit pagdating ng anak ng tao sa daigdig na ito, may kita kaya siyang mga tao na nananalig sa kanya. And we can see that at the end of the parable in verse 8, ang huling tanong ng Lord, may kita kaya siyang mga nananampalataya sa kanya? Bakit hindi nagtanong si Lord na may kita kaya siyang mga nagpipray pa rin? 'Di ba, na mga tao, yung ganyan. Naniniwala po ako na darating po ang araw na may mga tao po na magpipray pero wala nang pananampalataya sa Panginoon. They will parang kagaya sa 2 Timothy chapter 3. 'Di ba, sabi ni Pablo yung about the last days, sabi niya kagaya nila Janes at Jambres, 'di ba, sabi ni Paul
na sila ay nagpanggap na may takot sa Diyos, ngunit hindi makikita sa kanilang buhay yung kapangyarihan nito, yung pananampalataya nila sa Panginoon. Mga kapatid, no, let us give importance about prayer. Bigyan po natin ng kahalagan yung tungkol sa panalangin. Lagi po tayong mag-pray sa Panginoon at lagi po tayong tumawag po sa Panginoon. Gaano man kahirap po yung situation ng buhay po natin. Naniniwala po ako na itong panalangin ay dito po natin, dito po lalalim lalo yung relasyon po natin sa atin pong Panginoon. Tayo pong lahat ay manalangin. Lord, thank you for this morning. Thank you for reminding us about the importance of prayer. Lord, I pray na give us a deep conviction to call upon your name every day. And here in the last days, Lord, may kita namin na ang dami pong mga bagay po na nangyayari sa paligid namin, kagaya ng mga conflict among the nations, mga paglitaw ng pandemic, may kita rin namin the rise of many demonic religions. And Lord, marami pong mga tao, their spirituality, Lord God, are getting affected to the point na they are getting confused. Pero Lord, tulungan mo kami na laging magbabad sa panalangin at hindi kami mawala, Panginoon, sa pinakalinya ng pagkatawag mo sa amin. Bless mo yung mga kapatid namin na nakikinig, and I also pray na maging aral sa amin, Panginoon, ito pong mga salita mo na narinig po namin. Thank you, Lord. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Amen.